Hello mga madlang people. Ayan, dahil extend ng ating enhanced community quarantine, nandito na naman tayo sa bahay. So syempre, dahil tayo ay nakakulong na naman for siguro maglalasya ng May 15. Dahil dyan, wala na naman tayong gagawin. Kulong na naman tayo. So, isipin na naman tayo ng mga bagay na pwede natin magawa. Kasi, kung nangyari na naman kasi, kain, tulog. So, pare-pares na tayong tumataba. Pare-pares na rin tayong kumahaba ang buhok. Paglapas ko nga nito, ermitanyo na ako. Pero dahil mayroon tayong madaming oras sa bahay, siguro it's about time naman to find a way paano tayo magiging productive sa loob ng bahay. So this time, naisip ko magluto. Ayan. So ano lulutuin ko? Siyempre, yung lulutuin natin, masustansya at yak na magugustuhan ng mga barkada. At not only barkada, syempre ng buong pamilya. Syempre, lalo na yung mga kids, gusto rin nila to. Dahil, ang ating lulutuin mamaya ay ang swamp. Syempre, lalagyan natin na malunggay. Kaya, mamaya, samahan nyo ako, magluluto tayo ng swamp with malunggay. Welcome back mga peeps! Ayan! So syempre, dito sa ating pagluluto, syempre may mga ingredients. Kaya naman, sa pagluluto, ano-ano ba ang mga ingredients ng swamp with malunggay? So, pagluluto natin ng swamp with malunggay. Syempre ang ating main dish or ang ating main ingredients rather dito ay ang corn o yung mais. Pag-usapan natin yung corn o mais bago tayo magluto. So ano-ano ba yung health benefits ng mais? Bakit kailangan natin siyang ihanda sa ating pamilya? Ayan. So nagiging health nutritionist ako ngayon ha. Kaya kaya sa akin. So, what are the health benefits of corn? So, number one na health benefits ng mais is corn is high in fiber. So, syempre, once na high in fiber, kung kakainin natin, syempre, it is good to our digestion. So, yan naman ang kailangan natin eh. Dapat ang ating digestion ay maganda. Pangalawa, the health benefits of corn is vitamin D. It gives us vitamin D for our overall health. So, kailangan kasi natin talaga yan na kailangan natin palakasin ang ating mga katawan. Siyempre, ang ating health. Siyempre, number one yan kasi health is wealth. Siyempre, corn also provides our bodies with essential minerals such as zinc, magnesium, copper, iron, and manganese. Diba? Doon pa lang, may health benefits. Sobrang dami na lang ng health benefits na ibibigay sa atin ng corn. Number one, corn is good source of our antioxidants. Then, carotenoids and lutein para sa ating high eyes health. So,
kailangan alagaanin kasi natin yung ating mga mata in terms sa ganitong bagay. Hindi lang, siyempre pag maliwalag ang mata natin, ang ating paningin sa pananaw sa buhay, eh talagang positivity naman talaga yung papasok sa atin. At pag malinaw ang ating mga mata, makikita natin yung, makikita niyo yung halaga mo. Yung atang kanya. So, siyempre, alagaan natin ang ating mga mata. So, kain tayo ng corn. Kain tayo ng mais para ang ating health ay well at mayaman ang ating. At yung ating kalusugan ay talaga namang nag-uumabaw sa health. Sa good health. No? So, samahan nyo. Kain tayo ng mais para masaya. Kaya, ito ang ating lulutuin ngayon na isa sa ating main ingredients ang corn. Pangalawa. At syempre, yung ating pangalawang main ingredients walang iba kundi ang malunggay. O moringa oleifera. Ano daw? Basta yun. Malunggay na lang para mas madali. No? So, ano ang health benefits ng malunggay? Number one, good for headache. So, pag masakit ang ating ulo, malunggay lang pala katapat niya. So, siguro, maglaga, gawin natin siyang tsaa, then inumin natin para yung sakit ng ulo natin ay mawala. Next is, of course, ito yung last time nagkasugat ako. Naglinis kasi ako ng bahay, this one. Nag-keloids na po siya. So, naglinis ako ng bahay, naglampaso ako, then, sugatan ako. So, ano sabi ng nanay ko eh, magdikdik daw ako ng malunggay. Tapos, ilapat ko doon sa may sugat para yung pagdudugo ay tumigil. Oo nga, no? So, nung ni-research ko, one of the health benefits ng malunggay is yung ini-stop niya yung bleeding ng sugat. So, bleeding from a shallow cut. Sa Tagalog, aampatan. Or tama ba ako? So, yun. So, yun yung ginawa ko. So, ilagyan ko lang dinikit ng malunggay. So, medicinal talaga siya. Then, of course, bacteria and fungal skin complaints, nakatulong din siya. So, isa siya sa mga herbal medicines na kailangan natin pagdating sa mga ganyang bagay. Then, anti-inflammatory sa gastric ulcers. So, kaya nga siguro marami ako nakikita sa mga groceries or drugstores na may malunggay tea. And madalas sinahalo na ang malunggay sa maraming pagkain. Sa lahat ng bagay. Sa lahat ng dishes. Of course, isa pa ay yung diarrhea and malnutrition. So, isa sa mga ginagamot ng malunggay ay ang diarrhea. Siyempre, lalo na yung malnutrition. So, the malnutrition is one of the, I think, it's a huge problem here in the Philippines. And not only siguro hindi dito sa Pilipinas, even abroad, or some, yung mga may hirap na countries like us. No? Kasi we are part of the third countries na kung saan ay maraming malnutrition nangyayari, problema sa ating bayan. So, ang ginagamit ang malunggay para sa ganitong bagay, sa malnutrition. So, lalo na sa mga schools, ini-involve ang malunggay sa kanilang feeding program. So, yung health benefits ng malunggay talaga ay sobrang huge. Kaya naman, talagang ina-advise to na gamitin at ihalo sa ating mga habagkain, lalo na sa ating mga dishes. Even sa bumili ako ng pandesal before, meron na palang pandesal na mayroong malunggay. So, nutritious, di ba? So, kaya naman, samahan nyo ako mamaya. Samahan nyo ako magluto ng swamp corn with malunggay. So, thank you.
box mga pik. Ulit. Welcome back mga peeps. So, ayan. So, nakatapos na tayong magluto ng swam. Ayan, pawisan na ako. So, mamaya maliligo na ako. So, eto na po ang ating nalutong swam soup with malunggay. So, madami-dami din naluto ko mga peeps, kaya naman mukhang maghapon na namin ito ni nanay sa pagkain nito. Kaya naman, ito na po siya. So, sa mga gustong matuto nito, dali lang yan. Mag-research lang kayo kung paano lutuin yung ganitong potahe. At the same time, syempre magtanong na rin kayo sa mga marunong magluto. Shoutout nga pala kay Miss Aba Villanueva o Jenaline Villanueva. Siya yung nagturo sa akin kung paano magluto ng swam soup na ito. Nakita ko kasi sa kanya kasi to sa Facebook. Kaya naman, I asked her how to do this dish. So, para magawa ko. Kaya naman, nagkaroon ako ng idea to vlog kung paano magluto ng swam soup. Kaya naman, Jen, salamat. Thank you. And sa mga gustong magluto, push nyo lang para meron kayong bagong matutunan. Bye!